Good to be back. So, ayan. So, dito na tayo ngayon sa differentiation of transcendental functions. So, when we say transcendental, so ito yung mga function na hindi algebraic. So, ano yung mga transcendental functions? So, we have trigonometric functions, inverse trigonometric functions, logarithmic functions, and exponential functions. So first, let us have derivative of trigonometric functions. Okay, so kung naalala, pinaaral ko sa inyo yung mga differentiation formulas para sa trigonometric functions. So unang-una natin dyan, if we have sine u, to get the derivative of sine u with respect to x, so that is equal to cosine u times the derivative of u with respect to x. Okay, so kung hinahanap mo yung derivative ni sine, so ang formula niya, cosine lang, then yung angle ni sine, kukopyahin mo lang ngayon, di ba? Then, huwag na huwag kakalimutan, kunin yung derivative ng ating angle with respect to x. Okay, so itong part na ito, laging nakakalimutan ng karamihan. Ano? Pagka wala niyan, nalimutan niyan, mali na yung derivative. Okay, so ipakita lang natin yung iba pa differentiation formulas. So for cosine u, derivative of cosine u with respect to x, so that is equal to negative sine u du over dx. So derivative of tangent u, that is equal to second squared u times du over dx. So times du over dx, ano? Then for cosecant, the derivative of cosecant u, that is equal to negative cosecant u cotangent u du over dx. Okay? Then for secant u, the derivative of secant u, that is equal to secant u times tangent u times derivative of u with respect to x. So, kung papansinin, ano? Inulit lang yung u. No? Kung ano yung angle mo rito, yun lang din yung ilalagay mo dito sa derivative mo. Then, kukunin mo lang yung derivative ng mismong angle. Okay? So, huwag kalilimutan yung du over dx. Then, panghuli, we have derivative of cotangent u, that is equal to negative cosecant squared u du over dx. So, ito, lahat ng formulas na yan ay kailangan i-memorize. Okay? Otherwise, i-derive mo. So, may derivation ba yung mga yan? Meron. So, dito lang sila nanggaling, ano? So, halimbawa, meron kang y is equal to sine x. So, tandaan natin yung derivative niya ay cosine x, di ba? D. So, cosine x as derivative of x with respect to x. So, cosine sine x is equal to cosine x lang, ano? So, yun yung derivative niya kanina sa formula. So, ito, yung mga formula na yan ay nanggaling lang sa 3-step rule. Okay? So, 3-step tayo. Apply natin ng 3-step, ano? So, palitan natin yung y ng y plus delta y and yung x ng x plus delta x. Then, lipat natin yung y sa kabila. So, we have delta y is equal to sine x plus delta x minus yung value ng ating y, which is sine x. Ayun. Minus sine x. Okay, then, so ito, yung sine x plus delta x, yan ay some formula, no? So, we have sine x cosine delta x plus sine delta x cosine x. Ang natatandaan pa yung sum and difference formula, no? Okay. So, what is the next step? We divide both sides by delta x, di ba? So, we obtain delta y over delta x equals sine x cosine delta x plus sine delta x cosine x minus sine x all over delta x. So, next step. So, we get the limit of delta y over delta x as delta x approaches 0, no? So, kukunin natin ngayon yung limit nun. Yun yung definition naman ng derivative, di ba? So, anong pwede natin gawin ngayon na ayan na siya? Kung naalala yung... Okay. So, pwede natin i-factor out yung negative sine x. Yung negative sine x, ipa-factor out natin. Kukunin natin dito, tsaka dito, no? So, factoring out negative sine x. So, we have 1. Dinivide lang to, no? So, negative divided by negative, magiging positive.
And dito, meron kang isang sin x na positive. So, positive over negative, that is equal to negative. Ayun. Kaya nag-negative tayo dito. So, ang natira, cosine delta x plus sine delta x cosine x. Okay, ba't natin i-factor? Okay, dahil yan dito. So, kung natatandaan pa yung half angle formula, so for sine delta x over 2 half angle, ano, we have square root of 1 minus cosine x all over 2. Okay, so itong term na to, pwede nating palitan to ng, so dito lang siya galing, ano, so pwedeng palitan ng, okay. So, pinalitan natin ng 2 sine squared delta x all over 2. So, paano nangyari yun? So, solving here for 1 minus cosine x. Okay. We square both sides, ano? Kunin natin yung square ng both sides. Diba? So, we have sine delta x over 2. Sine squared delta x over 2. Teka, ayusin natin. Okay, kunin lang natin square ng both sides. Okay, so ito mawala na square niya, no? Square root, okay? Mawala na square root. So we have sine squared delta x over 2 is equal to 1 minus cosine x all over 2. Then, to solve for 1 minus cosine x, cross multiply lang in 2, ano? So magiging 1 minus cosine x is equal to sine, 2 sine squared delta x all over 2. So, doon nakuha yun, ano? Yung 1 minus cosine x, pinalitan natin ng 2 sine squared x, 2 sine squared delta x over 2. Okay, so, tapos, ang ginawa natin, pinaghiwalay natin, ano? Pinaghiwalay natin dalawang fraction. So, ano nang susunod? Kung naalala pa yung sa ating theorem natin sa limit of transcendental trigonometric function. So, kung naalala pa to, the limit of sine x all over x as x approaches 0 is equal to 1. So, dito, okay. Kung napapansin, meron tayong 2. Yung 2 na yan ay pwede natin ibaba rito. Bakit natin binaba? Para magkamukha yung angle nito, tsaka yung value dito, o yung denominator. Kaya lang, naka-square ka, no? So, yung 2 dito, wala na to, di ba? Ibinaba natin doon. Okay? So, sana nasusundan yun, ano? Ba't ko ibinaba? Operation lang ng fraction, ano? So, yung 2 dito, mawawala, 2. Ba't ba binura ko? So, yung 2 dyan, or yung ating sign ay 2, dahil yan ay squared, ano? Isa lang yung ating denominator. Therefore, meron pang matitirang isa. So, kung pag-ihiwalay yan, ganito ang kalalabasan. So, negative sine x times sine delta x over 2, ayun, kinuha isa, times sine delta x over 2. Okay, pinag-ihiwalay lang natin. Then, binaba yung 2, kagaya ng ginawa ko dito. Then, dito sa kabila, walang problema kasi yung sine delta x mo rito, ayun, may katugmang denominator na delta x. Therefore, so itong part na to, burahin ko lang ibang sulat, ha? Okay? Yun. So itong part na to, based doon sa ating theorem, limit of sine x over x as x approaches 0 is equal to 1. So this one will be equal to 1. Also, this one. Okay? Yan ay equal na sa 1, di ba? Based dito, ano? Then, ang matitira na lang sa atin ay negative sine x times sine delta x over 2 plus cosine x. So, now, to get the limit, so, palitan natin lahat ng delta x ng 0. So, ito ay magiging 0. Diba? So, 0 over 2 is 0. Then, sine 0 is equal to 0. Okay? Naalala pa yun? Sine 0 equals 0. Sine 90 equals 1, diba? So, we have, ang natira lang ay cosine x. So, yun lang yung pinanggalingan ng mga formulas. No? Huwag mali dito. Okay. So, example tayo, no? Para mas maintindihan. So, find the derivative of y is equal to sine 5x.
So, yung formula natin para dyan, ito, no? So, we have derivative of sine u is equal to cosine u du over dx. So, kung hinahanap natin yung sine, ipapasok natin sa cosine. Okay? So, we have, okay, derivative of sine 5x. So, using the formula, we have cosine. Tapos, yung angle, kinopya lang natin. Then, syempre, huwag kakalimutan yung du over dx, which is the derivative of 5x over dx. Okay? Kinuha natin yung derivative na itong angle. Okay? So, yung u natin, yun yung ating 5x, di ba? Then, yung derivative ng 5x ay 5. That is why we have cosine 5x times 5. So, simplifying, we have 5 cosine 5x. Okay? So, derivative of sine 5x is equal to 5 cosine 5x. Okay? Sa una, parang nakakalito, no? Pero, kalaunan, ina-oral nyo na lang. Kahit tinitingnan nyo lang yung ano, nasa-solve nyo na. Hindi na kailangan ng solution. Okay, another example. So, paano naman kung halimbawa we have a derivative of cosine 50? So, ang derivative ng cosine ay negative sine, di ba? Sine u, du over dx. So, we have negative sine 50 times the derivative of 50 over dx. So, ano ang derivative ng 50? So, that is a derivative of a constant. Na malinaw, yan ay equal sa 0. So, the derivative is equal to 0. So, tandaan, kapag ka yung ating angle ay whole number, so, pag walang kasamang x, okay, so, 0 ang magiging derivative mo. Okay? So, another example. So, find the derivative of y is equal to cosecant 5x squared. So, wag malilito, no? So, itong buo na to ay angle yan. So, kung yan ay cosecant 5 times x squared, yung x squared nandito sa unahan. No? Ganun isusulat yan. Nandiyan sa unahan yan. Ano? So, kung yung value mo ay puro nasa hulihan, malamang sa yan ay angle. No? Okay. So, let's have, okay. So, derivative ng cosecant u, that is equal to negative cosecant u cotangent u times derivative of u with respect to x. Okay. So, ipasok lang natin dito. Ano? Ang u natin ay itong 5x squared. So, copy lang. So, we have, so, negative cosecant 5x squared times cotangent 5x squared times the derivative of 5x squared with respect to x. Okay? So, yan na. Ito na lang ang problema natin. So, derivative ng 5x squared. So, multiply natin yung 2, di ba? We bring down natin to general power formula or power of x. So, 2 times 5, then yung 2, bawasan ng isa. So, 1 na lang. So, magiging 10x. Okay? So, multiply. Guys lang natin. So, multiply natin dito. Mapupunta siya sa unahan, ano? Ganun ang tamang pagsusulat niya, ano? So, we have negative 10x cosecant 5x squared times cotangent 5x squared. Okay, so ganun lang kadali yung derivative. So, another example. So, ito ay meron tayong, okay, find y prime if y is equal to x cubed times cosine squared 7x. So, ito ay malino na product, ano? So, merong algebraic tas isang trigonometric, di ba? So, paano ngayon natin? So, pumapasok siya sa derivative of product. So, kung product yan, ano yung derivative ng product? Formula para doon. So, udv plus vdu, di ba? So, dito, ang lumalabas na u natin ay yung x cube at yung ating v ay yung cosine squared 7x. So, to get a derivative, we have x cubed times derivative of cosine 7x plus cosine squared 7x times derivative of x cubed. Okay? So, kunin natin yung derivative nito. So, yung cosine natin, naka-square, no? Paano natin ngayon kukunin yan? Problema ba yan? Okay. So, kunin natin gamit ang general power formula. So, ano yung general power natin? So, di ba n times u raised to n minus 1 times derivative of u with respect to x. So, dito lumalabas na u mo ay yung cosine 7x. Okay? So, kung cosine 7x yan, cosine squared ka, diba? Cosine squared 7x. Okay? So, ito yung exponent mo. So, paano gagawin? So, yung n, okay, yung exponent, i-bring down mo lang, 2 times cosine 7x
phase 2, okay, yung n yung 2 mo babawasan mo na sa 1 na lang times derivative of u pa, di ba? So derivative ka pa ng ano yung u mo? So yung cosine 7x lang, di ba? So derivative ng cosine 7x. So duktong-duktong 'yan, ano? Pagdating mo dito, so kung derivative ka ng cosine 7x, so meron ka pang kukunin yung 7x pa, di ba? So derivative ng cosine 7x, that is negative sine 7x times the derivative of 7x, that is equal to 7. So simplifying, okay, dalhin na natin dito. So we have, okay, the derivative, okay, so derivative ng cosine squared 7x, so naging 2 cosine 7x, so yun. Okay, times derivative ng cosine 7x, that is negative 7x. Okay, so then derivative ng 7x, that is 7. So nagkaduktong-duktong, ano? I-elaborate natin para kami nalilito. So una, di ba, meron tayong derivative ng cosine squared 7x. So let u natin, let u is equal to cosine 7x, di ba? So derivative of u, u squared, di ba? By general power, so that is equal to 2u, then 1 times derivative of u. So ang u natin ay cosine 7x, ano, palit natin. So 2 cosine 7x times the derivative of cosine 7x. Okay, so yung 7, cosine 7x natin, kukunin natin ulit yung derivative with respect to x pa rin. So that is equal to 2 cosine 7x times, ano yung derivative ng cosine? So negative sine, copy lang yung angle 7x. Siyempre, times derivative ng angle, which is 7x. So derivative ng 7x, 7. Simplifying this, so we have, yun, dun lumabas yun, yun. Okay, yun lang yun, ano? So ituloy natin. Dun ang galing yung 2 cosine 7x minus 7x times 7. Okay, tuloy natin. Tuloy-tuloy tayo. Plus, cosine squared 7x times derivative ng x cubed. So, ito madali lang sa power of x. So, 3x squared. Simplifying this one, we have, so, yung 7, minultiply sa 2. Okay, so, naging 14. Then, x cubed. Ayun. Ba't naging negative? So, dito, ano? Ayun yung negative doon ang galing. So, negative sine 7x times cosine 7x plus 3x squared cosine squared 7x. So, pwede pa bang i-simplify ito? Tandaan natin, yung pag-simplify ay depende sa problem, ano? At depende dun sa, kung ba yung problem ay may choices. Minsan, sa choices, okay na yung ganitong sagot. Minsan naman, kailangan i-simplify pa. Kailan mo malalaman? Dapat, kung sure ka sa ginawa mo, alam mo na i-simplify mo lang. Lalo kung wala nang lumabas sa choices. Okay, so ito pwede pang i-simplify. Malinaw na malinaw, ano? So, meron tayong sine 7x and cosine 7x. So, ano lang ang kulang yan, ano? 2, di ba? So, yung 2 sine x, cosine x, yan ay equal sa sine 2x, di ba? So, anong kulang na ito? 2. So, meron kang negative 14. So, tanggalin mo yung 2 dyan, ibigay mo dito. So, we have, paano mangyayari yan? So, negative 7 times x cube times 2, ayun, sine 7x cosine 7x, di ba? Nakuha mo na. Okay? Ayun na siya. So, pwede natin ngayon isulat na negative 7x cube times sine 2 7x. Okay? Plus 3x squared cosine squared 7x. So, yun yung final answer. Okay na yan. Okay? So, another problem, we have y is equal to square root of 1 minus tangent 2 pi x. So, kailangan natin hanapin yung first derivative. So, to get the first derivative of square root of 1 minus tangent 2 pi x, so, pwede natin gawin, gawin natin exponential, ano? Yung
exponent, ilagay natin 1 half, okay? So we have derivative of 1 minus tangent 2 pi x raised to 1 half, no? Then, general power lang. So yung 1 half, ayun, binring down natin, general power, 1 minus tangent 2 pi x, 1 half minus 1, okay? Then, kinuha natin yung derivative nitong buo. Yun, so yung derivative ng 1 minus tangent 2 pi x. So, dito tayo ngayon tumingin, ano? So, derivative ng 1 of minus tangent 2 pi x. So, yung derivative ng 1, magsisiro na yan, di ba? Constant. Ngayon, ang matitira mo na lang, negative tangent 2 pi x. So, ang derivative ng tangent ay second squared x, di ba? Tama, du over second, this should be u. So, du over dx. So, second squared u, du over dx, yun yung derivative ng tangent. So, derivative pa ng 2 pi x, kukunin natin. So, derivative ng 2 pi x, okay, that is equal to 2 pi. So, yun. We have 1 half times 1 minus tangent 2 pi x, raised to negative 1 half times yung derivative ng tangent. So, second lang, di ba? Second squared. So, merong na nga negative doon. So, negative second squared 2 pi x. Then, derivative ng 2 pi x is 2 pi. Okay? So, kung napapansin na yung du over dx, parang nagiging, ano siya, chain, ano? Bawa, kukunin mo na yung derivative ng u with respect to x. Tapos, yung u mo pala, meron pang kailangang kuning derivative na nasa loob niya, ano? Lalo kung puro trigonometric function yan. Duktong-duktong yan. Okay? So, simplifying this, we have 2, cancel. Yun, cancel yan 2. Then, yung ating pi, walang maka-cancel. Then, ito, yung meron tayong negative exponent, kapag meron tayong negative exponent, lalagyan natin sa baba. Diba? So, this will be equal to negative pi. Ba't naging negative? Ayun, may negative pa tayo doon. So, negative pi second squared 2 pi x all over. So, yung nilagay na natin, square root of 1 minus tangent 2 pi x. Okay, so ayun yung final answer. Then next, we have, if y is equal to sine x plus y, find dy over dx. So, find derivative of sine x plus y. Okay, kung napansin, meron tayong x and y, ano? Parang implicit. So, tama, ano? Implicit nga mangyayari dito. Okay. So, derivative ng sine ay cosine pa rin, ano? So, cosine, tapos copy lang yung x plus y. Then, derivative ng x plus y, ano? Okay? So, wag malilito, ano? So, ito yung lumalabas sa du over dx natin, di ba? So, derivative ng x, that is equal to 1, di ba? And derivative of y, that is y prime. Yun. So, paano natin isosolve yung y? Or yung dy over dx, or that is also equal to y prime, di ba? Paano natin isosolve to? So, we can distribute this one. Okay, so 1 times cosine x plus y, cosine x plus y. Then y prime times cosine x plus y, we have y prime cosine x plus y. Okay? So, if we're going to solve for y prime, so, lipat natin to dito. Pagsamahin natin sa kaliwa, lahat ng merong y prime. So, we have now y minus y prime cosine x plus y is equal to cosine x plus y. Then, we factor out y prime. So, we have y prime. So, dito, ilan ang y prime? Isa lang. So, 1 minus y prime cosine x plus y divided by y prime. So, matitira cosine x plus y. Then, to solve for y prime, we divide both sides by 1 minus cosine x plus y. Both sides. So, ititira lang natin y prime. So, we have the first derivative or derivative of sine x plus y, that is equal to cosine x plus y all over 1 minus cosine x plus y. Okay? So, find the derivative of y is equal to 1 tangent 2x all over cotangent 2x. So, paano natin ngayong isosolve ito? So, ito ay lumalabas na quotient, ano? So, derivative of a quotient.
So VDU minus UDV all over V squared. So we have the derivative of 1 plus tangent 2x all over cotangent 2x. That will be equal to cotangent 2x as our V, di ba? And this one is our U. So VDU, so cotangent 2x times the derivative of 1 plus tangent 2x. May mali ako. So this should be minus 1 plus tangent 2x or u times derivative of v, which is cotangent 2x, all over cotangent squared 2x. Okay? So dapat itong minus to. Okay? So derivative ng ating 1 plus tangent 2x, so yung 1, 0 agad yan. Then tangent 2x, that is second squared 2x times yung derivative ng ating 2x, which is 2. Okay? Then, minus 1 plus tangent 2x times derivative of cotangent 2x, that is negative cosecant squared 2x times 2. Okay, but naging times 2? Yung derivative ng ating 2x. Diba? All over cotangent squared 2x. So, in-square lang natin ito. Then, simplifying, we have, okay, so negative, so, pagiging positive na ito. This should be positive, ano? So, ang nangyari dito, dinistribute lang natin yung cosecant squared 2x. Ah, yung 2 cosecant squared 2x, ano? Itong negative 2 cosecant squared 2x. So, yan, ano? So, ito magiging 2 cosecant squared 2x na, ano? Ayos natin. Then, i-distribute natin dito. Okay? So, negative times negative positive. So, we have positive 1 times 2 cosecant squared 2x, that is equal to 2 cosecant squared 2x, plus 2 times 2 cosecant squared 2x times tangent 2x, that is equal to 2 cosecant squared 2x times tangent 2x. Okay, so ito na yung kinalabasan, ano? We have the derivative of 1 over tangent 2x all over cotangent 2x is equal to 2 secant squared 2x cotangent 2x plus 2 cosecant squared 2x plus 2 cosecant squared 2x tangent 2x all over cotangent squared 2x. So, kung ikaw kung kaya mo simplify, i-simplify mo, ano? Pero sa nakikita ko, pwede na yan, ano? Pwede na sagot ito. Okay? So, yung 2 pwede rin ilabas. Pero sa para sa akin, okay na to. Kasi meron kang common na 2. Di ba? Sa lahat. Pwede mo naman siya i-factor out. Okay. Mawala yan. Factor out mo yung 2 ganun. Pero sa akin, okay na yan. Ayan siya. Final answer. So, sana nasundan, ano? And solve na yung solve na natin yung mga problem regarding with trigonometric functions sa ating activities. Okay?